Ang mga ibon na lumilipad ay mahal ng Diyos, hindi kumukuha. Magandang araw at syempre mas maganda pa rin po ako sa araw ninyo mga beshwas. So long time no see, long time no vlog. So panibagong araw at panibagong kagandahan na naman ang ibubukatkat ko sa inyo mga beshwas. So ngayon, ang gagawin natin ay liliputin natin ang Santiago City at ipapakita natin ang iba't ibang turismo na makikita dito sa syudad. Ayun, maliligo muna ako tapos start na tayo. Bye bye. Paano maging syunga? Mag neon green ka kahit negra. Sarot. Magandang araw at itong pink costume natin ay tango sa isang costume ng isang street dance. Para kung mag-street dance. Charot. Pang street dance naman kasi talaga to. Charot, cheer dance pala yun. Charot, cheer dance pala yun. Itong costume na to is paro-paro kung nakikita nyo naman sa aking headdress at sa aking pakpak. Pag nakita mong paro-paro yan, balamban. Sinabing balamban, Santiago City yan. Talino ko, no? Ang gagawin po natin ngayon ay liliputin natin ang Santiago City at ipapakita natin ang iba't ibang mga tourist spot, kultura, nakagawian. At syempre, hindi mawawala ang patupat, ang produktong ipinagmamalaki ng Santiago City. So tara, start na natin! So nandito po tayo ngayon sa palengke ng Santiago City at dito po tayo mag-aabang ng mga taong pwede nating tanungin patungkol din po sa Santiago City. Kapalit po ng isang tanong ay meron po tayong ibibigay na papremyo at kung ano po yung mga lugar, bagay na masasabi nila ay siya pong pupuntahan natin. So ayan, tara mag-abang na po tayo. Let's go! Hi Kuya! Anong tourist spot po ang pinaka-pinagmamalaki ng Santiago? So, papunta na po kami ngayon sa may Darioc Hills. Bye-bye! See you again later! Pinagmamalaking tourist spot ng Santiago City. Tourist spot na pwedeng pagpiknikan ng pamilya, ng magjowa, ng magkakaibigan. So kung ang hanap mo ay preskong hangin, taimtim na lugar, tahimik, so eto, dito ka pumunta. Dito, makikita ang iba't ibang mga rebulto na nagpapakita ng mga nangyari noon kay Hesukristo. So dito sa kinatatayuan ko, matatagpuan din ang chapel. So ayun, pagpaumanhin nyo po kung hindi namin ipakita ang iba't ibang mga aerial views ng napakagandang mga place sapagkat wala tayong helicopter na camera. Wala tayong lumilipad na camera. So ayun, so tapos na tayo dito, kaya tara, lipat tayo. Dahil dyan, meron ka pong salaan. At syempre, meron ka rin pong pangkalan. Sige po, tara sa Bandao at Norte kung saan matatagpuan ang patupad. So, nandito tayo sa Bandao at Norte kung saan dito matatagpuan ang pinagmamalaking produkto ng Santiago City, which is ang patupad. Ito, kung nakikita nyo, ito ay mga patupad, mga halimbawa ng patupad o ang patupad talaga. So kung paano ito gawin, halika, samahan nyo ako. Sa paggawa ng patupad, tatlo lamang po ang kailangan nating mga gagamitin. Una ay ang buli sa Tagalog o silag sa Ilocano. Ito pong mga malagkit.
At ang pangatlo ay ang katas ng tubo. Kapag gawa ng patupad, makikita at masasalamin na ang produktong ito ay tunay na organiko at walang halong kemikal. So pagkarating po namin dito is may naabutan na po kaming mga ready-made na buli, meron pong baso at may embudo. Sa pagkarga po ng malagkit sa buli, shoot lang po natin itong panel dito sa may butas po, isasalin po natin. Make sure na yung ikakarga po natin is kalahati ng buli. Kasi kapag binabad na po siya sa katas ng tubo, aalsa pa po siya at yun na po yung magiging finished product. Paano ito i-close? Halika, tignan po ninyo. Ipapasok lang po ito dito. Ito, ipapasok. Hanapin natin yung buto. Ilulusot po siya dito. Itatali na po siya. Ibababad sa may katas ng tubo. Then, sa paggawa po ng patupad, aabutin po tayo ng 4 oras para makatapos or makalikha ng patupad. So, ganito po ang itsura ng ating finished product. Ano pong tawag sa museum ng Santiago City? Balay ng Santiago. So, papunta na uli kami ngayon ng Balay na Santiago. Bye-bye! See you again later! Dito po tayo sa labas ng Balay na Santiago. Balay na Santiago na itinuturing ng Museo ng Siyudad. At sa loob po niyan ay makikita po natin ang iba't ibang mga artifacts, mga lumang kasuotan, mga antique furnitures, na nagpapakita ng kultura, ng tradisyon ng isang Santiagueño. Ano po yung lugar dito ang madalas po nating pinupuntahan during the month? At dyan, maring tupong sandok. So tara, nag-market. Mamaya pa pala. Ito po sa ating lahat. Nandito nga po tayo sa night market. Ang bagong tayong pamilihan during gabi, malamang night market na po. Kasi kung tayo, kaya tingin mo naman po ang dami ng tao. Bago pa lang siya, pero tinatangkilig po talaga siya ng mga Santiagueño, which is unti-unti na po nating nakakagawian. Katulad nito. So, ayun, yun lang po ang aking munting presentasyon at naway nagustuhan niyo po at mas nakilala niyo po sana ang aking siyudad na kinalakihan, ang Santiago City. Ang mga ibon, namin